dumating sa bawat pandemya at trahedya na kinakaharap ngayon. Hinihiling po namin na matapos na ito at mabalik na sa normal ang aming pamumuhay. Sana po ay gabayan mo rin ang himpilang ito na makapagbibigay ng magandang impormasyon at inspirasyon sa bawat mamamayan at sa buong mundo. Muli, maraming salamat po sa buhay na pinagkaloob mo sa aming lahat. Amin. Kikinig sa himpilan ng Iskia Broadcasting Center 107.3 MHz Magnet FM. Each day, every week, current events and issues that affect our lives. You may see them in many ways, but this is the way we see it. Every Saturday from 9 to 10:30 in the morning with Attorney Datu Michael O. Mastura. We'll be talking about only here on 107.3 Magnet FM, the way we see it. Good morning, audience. Good morning, audience. Welcome to The Way We See It, this morning's program, Saturday, September 11. You are listening to DXMM 107.3 Magnet FM. This is done every Saturday for 90 minutes. We'll tackle again. We are back to school. We are ready for opening of classes. That's why I invited two teachers who are with at the administration. We have Ma'am Helen Piol and by Ma'am Bainot Hasan, Mastura Hasan. I will ask them to remove their mask so that they can introduce themselves. Please remove your mask. We will start with Teacher Helen Piol, who is a pioneer in our school here in Skia. So I'm very proud of her. Take it. Good morning. Assalamualaikum. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. I would like to greet everyone. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayong buntag, maayong aaga. Thank you so much for this opportunity given to us by our former boss, President Attorney Michael Ong Mastura, to be with you this morning to share some insights and point of view regarding some programs in the department, in the Ministry of Basic, Higher, and Technical Education. But we are glad and also glad to have you this morning. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga po. Have a very pleasant morning sa ating pong tagapakinig at nanonood kasi live po ata tayo sa Facebook, ano? So, it's an honor na tinawagan po tayo ni Attorney Sir Mike Mastura. Oh, siguro hindi nila masabi na incorporated ito dahil pinsan ko yan. Well, we are educated, so we choose to be professionals. Here we are. Now, in the case of Helen here, when she was a young teacher from Kidapawan, Notre Dame of Kidapawan graduate, she applied here. She wanted to be a teacher. So I said, okay, Len, I know you can teach.
but I need you in management. So she became my first registrar, my secretary, and all one, because we were small school then. But now I know she is with DDEC. Ano pong position ninyo dyan ngayon, Ma'am Helen? Actually, sir, I was a former master teacher too of Maguindanao 2 Division. And fortunately, I was given an opportunity to be with the regional office, particularly in the leadership of our minister, Honorable Mohager M. Iqbal, to be one of the senior education program specialist, in particularly in the curriculum development. But presently, I am with the Human Resource Management Division under Chief Monet Estacio Cari. Mm-hmm. Bagay po kayo dyan dahil marami na po kayong na-train. Yes. You have been in the training, in the business of training teachers. Paikot-ikot kayo kahit sa Visayas ata eh. You are on demand. Ganun ba? Cebu City. Uh-huh. Wow. Okay. So, dyan naman sa inyo banda, Bainot, i-clarify natin. Yun si Principal Balawag, married also to a Mastura, Principal ng National High Sultan School. Sultan Kudarat, sa May Salimbao, Nuling Elementary. Ah, hindi pala, sa National Kudarat, High School. National High School, sir. Doon sa Dalumangco. Yes, sir. And then ikaw doon sa Sultan Mastura, Sultan Mastura Municipality. Yes. Oh. So I was a former mathematics educator at that school, Sultan Kudarat National High School, which is my alma mater also. I graduated their high school. Mm-hmm. Yes. Good. So in year 2009, I was pulled out to be deployed at Sultan Mastura National High School. You, that's your camera. Yes, you sir. Face the audience if you want. I want you to know also that yan, eskwela na yan. Po. Inumpisaan ko yan. Po. With the late Admiral Svaldon. Okay. Ang aming plano dyan was to have a seaman's training school. Okay. Pero malayo tayo sa Pulyok, malayo tayo sa mga barko. Kaya kinonvert nala ngayon the Sultan Kudarat National High School. Pero inumpisahan ko yan, panahon ko, yung deputy minister pa ako na seaman's training school. But hindi na bali, hindi natuloy. Ang natuloy lang yun doon sa Buanga. And you are doing very well there. And now you on your own sa Sultan Mastura National High School. Meron na ba kayong senior? Wala pa po. Wala pa. Po. So the senior high school is placed at Sulon National High School, considering the space. Mm-hmm. The small area lang po tayo, although we are the core, the center of the municipality. Napakaliit lang po ng area natin, but we cater 13 feeder schools in the municipality. Mm-hmm. So we have more than 1,000 learners. Yes, and do well because some of your students, they come here. Minsan yes. Naghihirap kami mag review for them. Catchment. Catchment kayo. Oh. Okay, so we go to our topic this morning. Very broad. I did it on purpose. Ang ibig sabihin, yung tinatawag na opening of classes 2021. School year 2021 to school year 2022. Now, when we talk of opening classes, and daming debt order yan. Kasi one of the most bureaucratic institutions is the Department of Education. So ngayon, combine yan, yung sa BARM natin, yung kung nakikinig yung mga taga-BARM, headed by Minister Mohager Iqbal, mabigat masyado yung ministry ninyo kasi doon sa national, I was a member of that committee on education, hinima-himay namin into three, TESDA, CHED, sineparate, nasa inyo ngayon, but
sana matuloy yung mga programs, including yung funding. Kasi sayang naman, galing sa national, hindi na kailangan ibaba yan dito. Kasi more efficient sila, malapit sila sa budget management. So tuloy-tuloy ang programa. Ang gawin na lang siguro, masuggest ko is be creative. Magawa kayo ng sarili ninyong programa na ma-augment yung mga programa doon. So the opening of classes would mean, first, nag-enroll na tayo, may DEP order ata. Yes. That is from August 16 to September 13. Ano yun? Anong ibig sabihin yun? Mag-enroll ang bata? Mag-re-register? What? Yes. August 16. Yes po. So, nobody expected na magkaroon ng massive shift, ano? So, with the Department Order 032, Series of 2021, ito yung nagsasabi ng guidelines on enrollment. Mm-hmm. For the school year 2021-2022, considering the continuing national public health emergency due to the COVID-19. Ayun. Okay. So, first, Ma'am Helen, dahil noon ang problema natin, tinatawag continuing learning. Diba? Yun ang tema. Across the board of the country, we were saying, paano natin maipatuloy yung learning? Hindi maaaring maginto yung learning dahil may COVID. Yun ang problema natin noon. So, nagkaroon tayo ng problema na paano yan? Bawal na yung face-to-face. So, hindi makapunta sa classroom si teacher at saka si student. Then, naisip, meron naman remote learning or distance learning. Okay. Ngayon, Ma'am Helen, theme is, the context is not only continuing learning, but continuing public health. Ano, ipaliwanag po ninyo yan. Okay. Regarding naman po sa remote learning, in the Department of Education, particularly in the Ministry of Basic Higher Education, we based our module and to the DepEd Order Number 12, Series of 2020, no, the adoption of Basic Learning Continuity Plan for school year 2020-21. Yes. No? Mm-hmm. Teachers were gathered and being trained how to craft a module based on the MELCs. Inside that MELCs, there are so many competencies and it was cut down into 40. Yes. The priorities of those competencies should be used during the crafting of the module. Modules were used especially for those who cannot afford to have their internet connections. Siguro, Pilipino natin konti, alam ko na yung mga teachers, right. Kabisado na nila yan. Kaya we can go on English, that's my first tongue in when it comes information. But I want the parents to know and realize what the Ministry of Education at saka and so on. Okay. Higher education sa BARMM. Ina-assure po talaga ng ministry ngayon na ma-provide yung mga bata ng module. Who will provide for that? Teachers crafted the modules and the ministry had funded or gave some part of financial support for the secondary. We have the MOOE and some elementary schools but not all were also given that MOOE so that they can produce modules for each learner. And the Minister of Basic Higher Technical Education had also distributed learning materials and the supplies for the production of those modules. Okay. Po, no? Ma'am Helen, actually, sa private sector ng education, problema namin na malaki dahil expensive yung paggawa ng module. When you make modules, people think, okay, it's easy. No, because you spend more than the textbook. Yung textbook, isaan na lang. Exactly. Ito, yes. I-reproduce mo. Yes,
and then so many subjects, so we are limiting also the production to the major subjects, principally language, then mathematics, science. And now, bago ituloy natin yung idea na yan, babalikan ko yun. When they say the context, kasi dati continuing learning. Continuing. Ito, continuing public health emergency kasi due to the COVID. In other words, despite the COVID, kahit na merong yes. pandemya, matuloy-tuloy yung pag-aaral ng bata. Pag-aaral means here, hindi lang pagbasa, hindi lang pag-memorize, yes. hindi lang assignment, kundi yung kanyang karunungan, knowledge, no? Apo. Now, pero mapatuloy din yan, continuing din yan with the COVID. Yes. Now, ang hasaan natin, tinatanong palagi natin sa presidente, sa kay Secretary yes, magtulis Briones. Yeah, Briones. Kilala ko kasi yung magkapatid na magtulis yan eh, sa UP. Anyway, yung tinutukoy natin, we will at the same time hope that we will have face-to-face tayo or overcome itong protocol. Yes. No? Na kailangan even pupunta sa eskwela kung matuloy-tuloy na meron pilot eh, issue kasi yung mga bata, vaccinate ba sila muna, testing muna sila, swab, magmaskara sila. Kasi sa US, malaking debate dyan ng mga parents na iba, ayaw ipamask yung bata. Yun naman iba, basta maituloy lang. Ano kaya, Bainot, ikaw muna? Apo, anong so, take mo dyan? Sa guidelines po, yung department order na nabanggit po, ano yung nabanggit po ni Ma'am Helen Piol, yung department order number 08, series of 2020, nagbibigay pa rin po ng guidance yun. Sa department order 032, yung kinreate po na guidelines on enrollment, sapagkat... Ano yung guideline na yun? Ito nga po, yung guidelines on enrollment amidst the COVID-19 mm-hmm. with the continuing national public health emergency. Alam mo ba, Inot, so, ako ang abogado sa pamilya, ikaw teacher, pero mas mahilig ka mag-quote ng department order number, Republic Act number, pero kasi in the audience yes, consciousness natin, awareness, yes. maguluhan sila dyan sa mga numbers, so kailangan yung idea. So ito po sir, para ma-clarify po yung role ng bawat stakeholder, we have the barangay chairman, even the barangay tanods, they have the role. Mm-hmm. So na-define dito sa ginawa. Ano yung role ni halimbawa? So sa enrollment po, so mayroon tayong mga drop boxes na usually isang method itong drop box sa enrollment. Uh-huh. Iniiwan natin sa barangay hall uh-huh. with the consent of the barangay officials na tumutulong itong mga tanods natin sa barangay. Mayroon ba silang capability na may drop box doon? Baka wala naman, puro basurahan. Meron. Meron po. Meron. So, ang napoprovide ang school dapat. No? Oh. Sinasabi doon sa department order na yon. Oh, pero iniimbita yung LGU yes, po. Na tutulong sila. Even in the digitalization that we will talk about later on, they are required to assist. Kasi meron din sila mga funds. Yes. Even itong production of materials like modular. Kasi hindi na yung textbook. No? Len, anong makontribute mo dyan? Actually, sir, marami pong talagang gustong magkaroon ng books, na instead of module, mas mainam ho yung books kasi mas ma-review nila. At yung module kasi it's quite limited. Yun lang po ang even though we some of the teachers already laying that down to the Department of Education, but then we are obliged to do what is being mandated by the ministry or the Department of Education to have produce modules. But then when we have the books, siguro medyo malaki rin ang
mawawalang pondo po pag yun po ipoproduce at hindi po ma-assure na ang mga bata ay pwede pong mabibigyan, especially yung sa mga remote areas natin. Mula noon ay dami namang nagre-reklamo na hindi raw sila maaabutan ng libro, but alam po namin na sinisikap po talaga ng departamento at ng MBHTE na ma-reach out yung pinaka-last mile schools natin na mabigyan po talaga ng, kung hindi, wala man tayong books na hard copy, we can have possible options to that, no? Kaya nga yung module po ang pinaka-option, at ang with inside those modules, alam nating limited lang po yung number of pieces. Alam po namin na nahihirapan yung ibang school heads, and most of those school heads always asking financial help from the ministry, and I believe the leadership of the ministry is also initiating its best, no, para po ma-address kung ano po yung kakulangan ng pinaka-immediate na need ng ating mga learners, especially sa field po, sir. Okay, so pinaka-importanting guideline ay ito, kahit na gusto natin mag-face-to-face sa classroom, kasi teachers like really to deal with their student first-hand. Pero ang masunod, yung presidente, kasi siya, policy niya yan, administration niya, maliwanag na hindi pa pwede mag face to face hanggat hindi maayos. Parang nag-improve na ang Pilipino ko at Ma'am Mitch, ang aking director, nag-smile sa program. Yung bang protocol na sinusunod, problema yan sa estudyante eh. Kasi sa adult, tayo mga with age na tayo, marunong mag-isip, nahihirapan nga tayo mag-enforce ng protocol like social distancing or the mask, washing of hands, no, yung basic lang. Sa bata pa kaya, mahirap. So kaya hinihintay natin. Pero meron shifting. Ang shifting dyan ay yung tinatawag remote learning. Kung meron television, TV. Yes. Kung meron radio, radio. Mapaganda yung ating programa. Pero magpuproduce pa rin yan ng module. Kasi paano naman yung estudyante kahit na, or maybe in some areas, hindi inaabot ng TV or the radio. Wala silang gadgets, no? O limited. Yun na nga eh, may recommendation for laptop, and marami na rin tao mayroon handset na whether it is Samsung or other kinds of itong cellphone, no? Pwedeng ma-access dyan. So, ang problema talaga, limitado yung access. Kasi the most important word is access, no? Kahit na nindi dyan yung support ng government, support ng private sector, pero kung walang access, mahirap ang access, kasi pinag-usapan natin dito sa BARMM, malayo tayo sa mga centers. Huwag natin kaligtaan na meron tinatawag na ALS, Alternative Learning, no? System. In other words, yung nag-drop out noon, yung mga adults na pwede pang bumalik sa eskwela, meron din modification yan para maabot din sila ng continuing learning. Siya nga pala, ang ibig sabihin sa inyong dalawa, wala na yung programang balik eskwela. Ito nga po. Ito na din. Opo. We have the balik eskwela. Ito na. O-plan. Ito na po. O-plan balik eskwela. O-plan balik eskwela. Ito na. Pinapaliwanag ko lang na hindi ibig sabihin, hindi na makabalik sa eskwela, wala na yung programa na yon. Ito na yon. Opo. Okay. So, ang support sa dyan, balik sa iyo, Ma'am Helen, meron bang, kasi sa amin, sa atin, private schools, mayroon inset. Sa public school, mayroon bang inset din? Anong katumbas? Or kami ang katumbas? Oh. Actually, sir, mula for 23 years, no, being a teacher from the field,
nag-i-inset po kami. And to tell you honestly, Ma'am Bainot is one of the trainers and module writers of math, no? And we cascaded before we can cascade in the field, especially in the division office. We need to be evaluated by the sponsors, no, on how to train teachers in the field. And we conducted different insets, particularly during semestral break in summer. Mm-hmm. And I believe all schools had already implemented the inset just for, yes, 3 to 5 days. No, for what's the purpose of this? We are doing inset in order for our teachers to be keep abreast of the trends, especially in the normal condition that we have now, the COVID-19. Okay. So, Bainot, ikaw, yes, isa sa mga trainers, tinatagalog ko po, or national language, para maintindihan ng mga parents, no, and students na hindi masyado, how I wish I could speak English ngayon because... namimilipit akong mag-Pilipino. I am more at home with English, but and I am trying to promote really that you should go back to English, using or usage of English, because global na eh. Yes, even yes, the internet, the everything is global in English, no? Oh, now in this training, that is in the training included na yung ALS, yung alternative training, no? But more ito, yung inset is for the teacher themselves. Hindi, yes, lang tinitrain for student. Kasi yung teacher na rin may support siya. Okay. So ito ang training ng mga teachers. Yes, kaya in-service, inset. Training, inset, no? Halimbawa, ano sa module na yun, or writer ka ng sa math, paano yun? So, tama po yung sabi ni Ma'am Helen, ano, noon po writer po tayo at isa sa regional trainers. Mm-hmm. No, face to face pa po noon, ano. Uh-huh. So ngayon po ano, to capacitate the knowledge and the skills of all the teachers, not only in schools, not only in a particular school, but it is done now nationally. So meron tayong Department of Education, the Education 2.0, no, no, lahat i-implement, in-encourage po nationally para at least ma-abreast din po tayo digitally. So, in-encourage po talaga. Na mag-train. Opo. Oo. Even sa methodology. Oh, kasi so, number one, yung I used to be a teacher in the high school. Yes, nagturo ako sa Chinese high school. Of course, I was also a professor in Notre Dame University and yes, at the Institute of Islamic Studies in UP, and then doon sa Institute of Journalism, master's level na. Kung walang methodology, walang procedure yung teacher, mahihirapan yung bata or so, yung yes, student. So, kailangan yung mahasa yung teacher mismo, yes, na marunong siya kung mahirap yung subject, lalo ng math, paano mo i-approach yan, paano matuto ng madali. Ganun. Especially with the challenge of the COVID-19 pandemic. Okay. Yung sa private sector, kayo din ba ang nag-i-inset? Kayo nagko-conduct? Sila, ma'am? Depende ho, sir. Kung if the private school request make a request to the ministry or to somebody from us, no, kasi we have pool of trainers from the Department of Education before, pag nag-request tulad yun nun, sir, nag-request sa amin ng K-12, especially on the overview of the K-12 program, the first blast, you invited me as one of your resource speaker to here talk in Skia about, yeah, yeah, yes, okay, yes, sir. Okay, now we have 2 more minutes or 1 minute na lang, we will have a break. But ipaalam ko po na PIAC po, private education, ang nag-handle ng inset training. Sa Zoom nga, nagsusum. Kayo din siguro, yes, nagsusum. So yung PIAC, yung PEAC, yan yung private funds for private education noon. No? Pero PIAC na ngayon, it's a committee sa private
education. But some of those trainers are coming from you. From the Department of Education. Oh, kayo ang trainer. Siyempre, ang manggagaling dyan sa inyo yung expertise, katulad ninyong dalawa. So, sinisiglalan na ako ng ating program director, si Mitch Peralta. So, we will have a break first. We will come back to you in a few minutes. Welcome back to The Way We See It. Kaya title natin The Way We See It
Kasi iba't ibang sektor, iba't ibang tao, mayroon sarili siyang opinion or pagtingin sa isang problema, no? Pag-analyze sa isang problema. Now, here is our number, smart number. 091-2331-6215. Globe, 0967-0027-549. Ulitin ko po kasi we will for the first time mag-receive kami ng call-in. Pwede kayo mag hindi mahabang comment para hindi ma-wasted ang time natin. Kung meron kayong ibig ipa-clarify, halimbawa, itatalakay natin ngayon yung enrollment, yung steps or procedure, kasi yung iba hindi nalilito pa. So, pwede kayo magtawag sa itong number nito para may feedback. 0912, this is the smart, no? 0912-3316-215. Ito yung globe. 0967002-7549. So, we move on. We will resume with Bainot, yes, Ma'am Principal ng Sultan Kudarat National High School. Ipaalam mo nga o imagindano nung ka i-steps. So, paano ni ka pag-enroll? Mangaya ko din sa school, sumulan. Te, pangiling ko, paano? So, di pan matawagit. Especially grade apo. Grade 1 or kindy. Sige. Apo. So, mga lukas pagali nami, ibag-encourage sa meto, so strictly remote, yanin man ha, na nadala face-to-face. Yaman na no remote, nadala face-to-face. Siya sa kalakita no area, kagina low risk. Yanin man na nadabong gedo, pakarecord ha, positive kanu COVID-19 nagapakay bagangay sa eskwela ka fill up kanu modified learner enrollment and survey form. So niya ba so kailangan i-fill up tano ka ndu kang yan tano sa information data. So mga maestra tano sa panun i mga delivery atawa ka kapamando nilan kanu mga wata tano. So adan mga drop box niya ba supagtalong ko siya sa mga eskwela na adan na mga drop box tanu agapakay tanuluba ibagyulog so MLE SF niya modified learner enrollment and survey form na pagtawagan tanu bun mambu no mga mestra labi-labi din so old students tanu na malumuged ikabag access sila uged na siya tanu galaganan kanu mga bago yung sabi po ni attorney Mike kanina sir Mike yung sa kinder yung mga incoming yung kinder, yung grade 7, then grade 11. So, sa eskwela, na dapat adan page nin, mapublish nin, so mga cellphone numbers no mga enrollment focal person. Adan dapat enrollment focal person, in charge kanu enrollment, ipagtago no school head, siya kanu eskwela, in charge kanu kab-receive, kapadalima, no kanu kapad-submit, kanu niya ba ang mga enrollment form. So, kailangan gid saguna i-cellphone, Sir Mike. Why? Mm-mm. Kanya ba pinaka-mode niya? Dinin mo na chikupan. Mabasa sa keypad, cellphone. Keypad. Mag-save. Kunti na lang. Kanya ba so, challenge? So, by not, tinatawag kita kasi pinsan ko ikaw buo na itong enrollment, ang key grades dyan is hindi ka kasi pwede mag-enroll sa grade school unless meron kang preschool, meaning kindergarten. Yes. Oh. Katumbas din ng age level yung reforma na K-12. Ang ibig sabihin, kailangan mag-enroll ka talaga sa kindergarten. Walang exception yan. Bago ang bata mag-age 5 o 6. 5 or 6, kailangan may kindergarten na siya para five. Kung makapunta siya sa grade 1, marunong na siya magbasa or numbers, at least makilala niya, kung sa madrasa pa, nakapagalip din, matao din magalip,
makakilala din sa batang. Importante niya siya sa public education. May ito po siya sa private sector. No. Ikadua, critical area grade 7. Paganay, yata no pambiteran, maya grade 1 to grade 6. Maya graduate din sa grade 6. Away, napag-intrada din sa high school. Sa guna, grade 7. Kaginadwa, sampad din ni high school. Yes. Junior high school, so paganayan to, first year, second year, third year, fourth year, na sa guna na junior high school bento ba, ayanin man na, i-translate ka from grade 6, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. Now, makoma sa grade 10, di ka na pang pag-graduate suwata sa high school. Completer sa kanin. Kagina makasakat pan sa kanin sa duwak ragun, nambay pambuduanan sa senior high school, grade 11 to grade 12. May ito ba, Bainot? Apo, no? Yes po. Okay. Now, so grade 7 for the first time, mag-enroll yan siya. Yes. Grade 10, nakapasa din sa kanin, continue siya doon sa 11. So, enrollment naman. Iba-iba ba yan? Yes, opo. Paano, opo. Anong kaibahan? So, grade 7 and the grade 11. Oh. So, mga incoming, bamangagi ang mga wata. Mm-hmm. Kagina so grade 7, na pagupungpan sa kanin sa junior, high school, junior preparatory, high. Ha? So, grade opo. 11, na pagganay na makasakat nito sa college pero sa guna di makaroon diretso sa college ka mag grade 11 yanin sa wapinan ang rason dyan dahil yung bata kailangan magdesisyon siya. Ma'am Helen, wala na ngayon exam, meron exam sa grade 5 ata o grade 4 national. Meron din examination sa grade 9. Yan yung tinatawag natin na national achievement. Wag ka mag-English mo na. Alam ko, more adept ka sa Visayan language, but i-Tagalog mo konti. Bahala na, pareho lang tayo sa Tagalog natin. Alright. Sige. Talking about yung sa national achievement test, grade 7, no? Mm-hmm. Then meron tayong grade 9. By then, parang school year 2021. Isa lang ngayon, only one, grade 9. Grade 9 lang sa ngayon. Oh, hindi yan test sa competency. Career. Sa exit, sir, ganito po yun. Pag kayo po ay pupunta ng senior high, from grade 7 to grade 10 muna tayo, during your grade 10, you have to decide, no? Kung ano ang course na kukunin mo. That's why noon may NCAE tayo, yes. National Career Assessment Examination. Mm-hmm. Doon nakabase kung ano po yung best skills that the learner should have. Doon nakikita sa assessment na yun. Then, just like you have with the senior high school, grade 11 and grade 12, dyan yung sinasabi na exit, no? Mm-hmm. Sa exit ninyo, dapat ang bata, kung ang school ay may offering ng TVL, and we have also the general academic strands. Kung ang bata po ay naka-focus just like sa science, no, sa STEM. Kung bata ay naka-focus naman sa ABM, ibig sabihin leading them to what courses in the college. Just like ABM, accountancy, business and management. Bago pumasok yung learner natin, especially the grade 12, dapat hasa na siya, no? Bihasa na siya pagdating sa major field niya. Kung mag-major siya na accountancy in the first year college, ibig sabihin, yung bata or yung learner natin ay meron na siyang tinatawag na mastery of skills supposed to be. Mm-hmm. Ganito. So, kaya, ang ibig sabihin ng 11 and 12, mag-determine yung bata at saka yung parents. Kasi kung minsan yung parents naman dinidikta anong kurso ng bata. Apo. Hindi yon. Yung bata ang masunod, anong gusto niya. Kaya, ini-examine siya sa grade
9. In grade 9 pa lang. Sa grade 9, examine siya. Ano ang preference mo? Anong gusto mo? Anong inclination mo? Ano ang hilig mo? Exactly. Oh. So, hindi yun papasabaw, hindi na examination. Kung hindi, i-determine ano ang hilig niya, saan siya patungo, sa kasi hanap buhay eh, eventually. Pagdating niya sa grade 10, kompleto na siya, ready na siya, readiness na, pupunta sa 11, dyan, mag-umpisa na yun, ang desisyon naman niya, kung patungo ba siya magdiretso ng college, o kaya gusto niya, pag-graduate niya sa grade 12, magtrabaho na siya, hindi na siya tutuloy sa kolehiyo. Although, pwede siyang bumalik and then pupunta sa kolehiyo. Pero dyan, hanggang senior, ito ang tinatawag na senior, pwede na siya magtrabaho kasi ganito ang nangyari. Yung mga subject sa first year college noon, ibinaba natin. No? Ibinaba ng Kongreso, ibinaba namin dyan sa grade 11 and grade 12. Oh. So, higher naman dun sa college, deepening yung pailalim, malalim yung pagkaunawa or intindi ng bata doon sa subject, halimbawa history or contemporary society, yung sociology, and so on. Now, ibalik ko doon sa elementary. So, yung handa, tingnan ninyo, maghanda na sa grade 7 na, hindi, grade 5, meron, ito naman doble ito sa, i-address ko yung private sector. Diyan din binabase ang competence or capability or capacity ng private school. Standard ba siya o hindi? Sumusunod ba siya sa mga DEP ed orders o hindi? So, kasi meron mga support, lalo na yung madrasa. Meron na ngayon standard programa ni Minister Muhaggir Iqbal yung ipatiba yung mga madrasa, nagre-register yung madrasa. O dyan sa grade 5, yan, yung produkto nila, yung tinitukoy ko yung regular na, no? Sa private sector. Now, pagdating sa grade 7, papasok sa high school, then wala pa siyang examination. Ang examination niya dyan sa grade 9. Iba yun na examination, career yan. Ang ibig sabihin ng career, yung sa pamumuhay niya, ano ba siya? Gusto ba niya magpiloto? Gusto ba niya magsundalo? Gusto ba niya maging maestro, maestra? O gusto na ba yung abogado? O career niya? So, yan ang maituro namin sa mga parents. Na ngayon, kailangan, kasi sangayon din dyan sa methodology. You know, I am a school teacher. Na, dito sa Iskia, halimbawa, sinasabi ko lagi sa aming mga guro na yung methods of teaching, pedagogy, kung sa English pa pedagogy, ay masyadong importante yan na matutuhan ng teacher na facilitation, meron tinatawag na facility, ma-facilitate yung pagtuturo at saka pag-aral ng bata. Marunong siya ng how to take examination test. Marunong siya how to study. Maraming bata hindi marunong mag-aral, study. So tinuturo din yan how to take notes. Tatlo na yan. Taking down notes. Kasi lahat sinasabi ng teacher, kinukuha niya eh, hindi yung puntos. So kailangan turuan siya paano maggawa ng notes. Yung parents din, kung kayo edukado, dapat tinuturoan ninyo yung anak ninyo paano magkuha ng notes to paano magkuha ng test. Baka hindi niya matapos kasi yung test. Eh, doon siya lalagpak dahil hindi marunong kumuha ng test. And third, yung time management. Pinaka-importante yung time management. Lalo na yung teacher eh. Eh kasi meron din siyang lesson plan. Eh? So, sinusunod niya yung lesson plan. Wala ba tayong
caller or paliwanag dyan, itong number namin, ito ang the way we see it sa DXMM 107.3 MHz Magnet FM. Kung gusto ninyo mag-magnet sa amin, ito ang mga numbers namin, 0912-3316-215 Globe yan. Smart, hindi pala Smart, Globe, 0967-0027-549. So, maliwanag yan. Now, ngayon, ang masabi natin din dyan sa mga guidelines na yan, kung naka-enroll na tayo, ay yung pag-distribute. Kasi problema yung distribution ng ng modules. Yes. No. Meron bang patakaran diyan? O explain po ninyo sa mga parents kasi nalilito din sila saan kinukuha yan? Doon ba sa teacher's advisor o sa principal's office o saan? Yes. O Dropbox, hindi maaring Dropbox dahil hindi na enrollment ito. Yes, hindi na one way, two way na. Yes. Ito ang katumbas ng face to face classroom, correct? Yes. Okay, magsisimula na tayo sa September 13. Mm-hmm. Ngayong darating na Lunes na po ang pagsisimula ng pagpupunta po ng mga magulang sa paaralan upang kunin na po. Eh, paano yung hindi pa nag-enroll? Patulog-tulog pa dyan. Kaya nga po, dapat magsisipag-enrollan na po tayo. Huwag na po natin antayin yung Monday, na September 13 na deadline ng enrollment. Dahil mamimigay na po kami ng learning materials. Ang umpisa ng enrollment, guys, August 16. Eh, siya, mag-enroll pa siya sa September 13. Eh, late na yung late anak na. Mo. Yes. Eh, kung so, ako ang anak, iiyak talaga ako. Araw-arawin ko yung parents ko. Opo. Oh. So sinasaluduhan po natin ano Sir Mike yung Ministry of Basic, Higher and Technical Education with the leadership of MP Sir Mogir M. Iqbal sapagkat ang ginagamit natin ngayon ay adaptive learning materials at nasa kasalukuyan po ay may quality assurance QA po, no? Under kay Ma'am Margie. Opo. So nasa quality assurance na po at kami po sa field ay nagsimula na po, in fact ready na to distribute ng printing and reproduction po ng ating mga learning activity sheets. O hindi lang yan kasi makuha nilang yung module, pag-answer ng module, babalik naman sila kasi sila ang mag-submit. Bakit ganun? So, kasi hindi pwede yung bata. Hindi nga po bawal pwede. Dahil yung assembly at saka yung protocol na face-to-face. Pwede ba ibalik ng bata siya na mismo? Hindi po pwede. Kaya nga po yung magulang, ano, yung ini-encourage natin. At kaya nga po dapat, before po magsisimula ang klase, ang paaralan tumatawag na ng orientations. Ipinapatawag po ang lahat ng mga magulang. Kaya nga po, saludo tayo sa lahat ng mga magulang na tumutugon sa ating tawag na pumunta po tayo sa paaralan. Mangay tanong sa eskwela, kandu tanong katuntayan, i-roll tanong. Napanon sa PTA, ini-rollin. Oh, Ma'am Helen, ano? Wala na bang PTA? Wala nang Parents Teachers Association? Meron pa po, no? Oh. Yung nasa homeroom of Parents Teachers Association, tano. Napakalaki po ng role nila. Mm-hmm. In fact, ngayong pandemya, kinakailangan po talaga ang full support ng ating mga magulang sapagkat hindi po natin kaya na si teacher lang. Ganun pa. Ngayon, you see, kayo din, nagko-complain ako, mag-invite ako, cellphone lang, telephone. Sabi, Sir, pwede bang isulat niyo yung invitation dahil i-clear ka pa doon sa aking boss? I don't like that. So, when I invite you come here. I will save you. I will not embarrass you. Ha? Wala na pa alam sa boss. Wala nang time. Letter writing. Punta na kayo doon. kayo dalawa, I appreciate yes, that you came here. Nag-clearance pa ba kayo sa boss ninyo? Actually, general, kung sa atin pa eh, yung usapin ho siguro ngayon, it's came from what we have as an experienced teacher. Correct. You know? Yes, mas experienced kayo sa yung mga boss na naka-aircon lang, no?
Eh, pa-swivel-swivel chair lang, no? Hindi naman ko lahat. Hindi ko iniusuto. Talagang nag-feel po sila. Kaya ko yan. Pero ang ina-appeal ko, when I invite even lower, director, teachers, payagan ng mga boss, not only the Department of Education, Ministry of Education, pati yung ibang mga ministry dyan, huwag pigilan. Punta dito sila kay Datu Mike Mastura para ma-inform natin ng public. Hindi ako kontrabida, hindi kontrabida yung mga commentators namin dito. Talaga, this station, DXMM 107.3, hindi sensationalist, kundi for information. Because I used to be the chairman of the Committee on Public Information. Tinutuloy ko yun. Yes. Laking tulong nung station, sir, actually, no? Because the station reach certain areas, no? Nai-inform sila, especially itong mga magulang na hindi nakaka-update with the Department of Education or now is the MBHT. Opo. Okay. So, very good. You want to say something? Dagdagan po natin, sir, napaka-importante yung pamamahagi, sabi nyo nga po, ng ating mga learning materials. Oh, sige yung po. Yung modules natin. Sige. Okay. Kaya nga po, nagkakaroon ng offline balik eskwela upang i-ready po natin ang ating paaralan. No? Ang ating classroom, ano ba ang magiging itsura ng ating classroom ngayon? Noon, nire-ready natin. Opo. Walang ginagawa. Opo, nire-ready natin para sa learners. It starts it starts with cleanliness. Yes. Yeah. Oh. So ngayon, nire-ready natin para sa ating mga parents. So nakikita natin physical distancing. Dapat one seat apart, no? Yung mga upuan natin sa classroom. Sa pag-receive, pag-retrieve po ng ating mga magulang sa ating modules or learning activity sheet. So, kinakailangan po ay mayroon ang paaralan na hand washing facility. Pinaka po ito strictly implemented sa lahat po ng paaralan. And pumupunta sila with mask. Yes po. So, hindi tigas ulo. Health conscious protocol. Okay. Minimum standards. Okay. Dito, Ma'am Helen, ibalik natin dito Bainot. Kasi meron akong gustong itanong. Yung bang assistant sa inyo, halimbawa, nabasa ko na yung tulong sa administration or teachers, yung tinatawag na level, multi-level, no? Multi-level program ninyo, supported known by the Peace Corps or US Aid and then Australia Aid. No? Ano ba yan? Anong pagkaalam ninyo dyan? Okay. Paliwanag po sa publiko. Okay, magkukwento po ako bilang isa ako sa mga recipients po noon at saka si Ma'am Bainot doon sa mga trainings na kinandak po una. Yes, we have attended the Tudlo Mindanao, no? That was hosted by the American government. Our partners there were the Peace Corps volunteers. Most of the time, ang teachers po ang nakaka-benefit noon. Probably, nag-stop po yung program. That was 2013. Hindi na po namin nasubaybayan kung may continuation pa ba sa ibang regions. Kasi sir, nakafocus sila noon sa ARM. Then meron tayong Region 12 at saka Region 9. Pagdating na naman ng BARMM, yung Basic Education Assistance for Mindanao, another program partners natin by the Australian government, not only the teachers had benefited from the projects that they have, but also the learners that we have, no? Nabanggit ko na nga kanina na our teachers from the field, one of those is Miss Bainot Mastura Hasan. Naka-receive po tayo ng mga trainings at nakapag-provide po tayo ng mga learning materials. Yung tinatawag po ay learning guides. Yes. Opo. Nagtapos po yung program. That was 2008. No? Mm-hmm. Then, nag-continue po another year. Then, nagtapos siya noong 2017. Mm-hmm. Yun na nga, ang dami ng donors na ibahagi sa ARMM. Hindi po nakapagtataka ng ating teachers ay gumagaling, ano? Yes. At nakikita nyo naman ho sa mga pagkakataon siguro na ang teachers from ARMM ay magagaling. Mm-hmm. Hindi lang ho tayo ang teachers dapat gumaling eh. Mm-hmm. Tayo rin po ay dapat maging bahagi dun sa learning ability and
tinatawag sa K-12 kami, we are promoting the what we call lifelong learning, lifelong skills. Na yung tinuturo ni teacher po dapat ay talagang na-absorb at ma-ako sa atin pa ma-apply po ng isang learner kahit hindi na po siya nag-aaral. Lifelong. Okay, life learning. Apo. Hanggang sa Until to date, no, yung nag-change naman po from BIM nagiging yes. Alright. Oh, okay. So magta-time out muna tayo. Break tayo. Sorry, Ma'am Helen. Sure. 10 o'clock na. So break muna tayo. Babalikan natin yung punto na yon. Okay, sir. Okay. Thank you so much. Thank you.
Welcome back to The Way We Sit. I know you are still there, audience. Salam dua sa inyong lahat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pumbuka, di kugid ipagulog sa Magindanaon kagina para kasabutan lang ang total pakasabot tanubun sa Tagalog. Then English speaker. Kaya ako kalinyan man na makambalingan so pagane sa kami. Mga English speaker, kaginan to be mabaluya competitiveness. We will be competitive globally, no? Even in Malaysia, si PM Dr. Mahathir noon, yun ang kampanya niya, mag-aral ng English kasi hindi natututo. Where else can you speak English except in the classroom? Yes. Or in radio programs like this? I'm sorry that I have to lower the level of this program to bilingual or trilingual because we cannot move on with English alone. Now, I want to say this also. In my judgment, there was a resistance on the part of the city, Cotabato City, especially the teachers because they give me feedback. Because the BARMM talaga, let's face it, no? It's behind. So, dapat madobol yung, bahala na yung pamumulitiko ng mga leaders dyan. Again, hindi ito criticism na negative, no? Positive. Kasi nauna na talaga ang Cotabato City, kilala ko dyan kasi sinuportahan ko yung mga new schools there in the city. Kami ni the late Mayor Janity, no? Na tiyo din ni Mayor Cynthia Gianni, si kasi yung nanay niya, no? Tiyo din yun, no? Yung ano, sa city, kailangan magtulong kayo. Kaya kung iimbitahin ko yung mga teacher dyan or supervisor, superintendent, pumunta sila dito sa The Way We Sit para mapaliwanag natin kasi mga programa halimbawa if we always say BARMM we will be isolated. Alam ko may mga suporta dyan kaya tinutukoy ko yung multi-level yung sa US Aid and Australian Aid na putol yung mga training. They are very important in national yun eh. And then meron yung ibang mga programa dyan na we will not enjoy if we get isolated. If our leaders in the BARMM are control freak, I'm sorry again for the use of that word, control freak, I don't mean to say negative yan. I mean to say, kuhan natin, ipalawak natin, broad-minded yung pag-handle natin, especially education, parang editorial na rin itong punto ko na ito para mapa-upgrade yung school, no? Diyan sa city, mapakinabangan ng BARMM leadership yung wag naman i-rubble. Ito din ang another point. Point number two ko. No rubbling. Yung i-re-engineer natin, ilagay natin si so-and-so dito, dyan. Kasi meron training mga tao na yan. Halimbawa, example ko lang, ang training niya ay sa elementary education siya. I-promote mo doon sa higher education. It's a catastrophe. It is tragic. Because he will not know, even if he's very good, doctorate yan siya, PhD, but he does not know the field. Iba yung field operation, iba po yung theoretical. So, maaaring may degree siyang very high. Ito, feedback ko ito, ilalagay mo yung elementary na na-train na dyan, ipunta mo siya doon sa higher education. Mali yun. So, correct. Put it back. Anyway, there will be a reorganization. I foresee a reorganization of the BARMM. And therefore, isaulin ninyo yung mga na-train na, wag po eksperimentuhan yung mga, I'm appealing on the part of si Muhagir Iqbal. I was the lawyer for the panel. So, please take note that it is not very good policy to transfer relatives or malapit sa sino man dyan na doon sa hindi fitted for their quality
education. Yan ang resistance dyan sa city eh. Alam ko yan kasi yun sa Region 12, nauuna na ang daming programa. Yun, napifeel ko din yan dahil sa private education, kami PIAC. No? Together kami sa Notre Dame Universities. Kahit na Islamic kami, we have very good relationship with the NDEA, Notre Dame Educational Association, and then PIAC, private education, kasi I used to be very good friends with the leadership of PIAC, yung before it was PIAC, it was private fund education. Ngayon, yung sa third point, re-engineering, no? It is called re-engineering the personnel. The other is, dito naman sa higher education, please do not tolerate the so-called station, satellite campuses na wala namang complete professors, walang programang matindi, kay master degree. Eh, magkaroon tayo ng masyadong maraming master, pero walang alam, master of none. No? I'm sorry, I'm very frank with this because I am an academician, I am a scholar by profession other than being lawyer or legislature, and I want the Moros, the Bangsa Moro, to be proud of themselves as scholars, as educators, hindi basta-basta na nakatapos, may degree, mayroon diploma, pero diploma mil. Diyan naman sa state universities, I congratulate the Cotabato. Tingnan ninyo ito, Cotabato State University, na wala yung polytechnic. Ang intention natin noon, polytechnic, dahil kulang talaga ang Moro, Bangsa Moro ng technical education. Eh, hindi pwede i-concentrate dyan sa TESDA because yung TESDA naman is masyadong specialized sila, compartmentalized, and therefore, only in the university will you find the leeway, the flexibility to again, I am addressing MILF. This is like an editorial. Marami tayong during in the course of negotiation, we ask it from Malaysia, from the members of the international community, yung tinatawag natin at capacity building or capability building. Marami tayong pinadala sa labas, dyan sa Malaysia or saan-saan, Australia man or even the US, no? Or UK. And it would be good to make use of those people rather than asking the question, ikaw ba ay nag-jihad or ikaw ba ay nag-gera? Iba naman yun. Maaring magaling ka Pinusilay, Len, no? Pinusilay. But hindi ka magaling sa academic? Iba yung academic. Iba yung pinusilay. Iba yung holding a gun. Hindi naman ito gera. So, my appeal is, let us be mujahid. Iba ang mujahid. Jihad, mujahid. Iba yung mujahid. Jadid. Reform is jadid, mujadid. Inuulit ko, kahit hindi ako full Arabic speaker, and mujihad. Okay, so diyan, balikan natin yung tema natin. Napa-emosyon lang ako, palabas ako. Kasi inis ako sa nahuhuli yung BARM, ha? Yung BARM education, meron din dyan, sorry to say this, yung in my time as Board of Regent dyan sa Mindanao State University, unang-unang tinignan ko yung finance kasi ang daming high school campuses under the MSU. MSU is a university. It is not a secondary. Mas marami yung campuses ng high school, secondary, kaysa yung college or higher level. Bibitiwan na natin yan. Like we did for itong sa North Cotabato, yung University of Southern Mindanao. All of this, I am very emotional. I have emotional attachment to them because they are the product of congressional
investigation. Unang-una yung Alonto Committee, Mangilin Alonto Ototalam Committee, yung during the Kamloan Rebellion, ang ano niya, ang yanin na putusan, yanin end game or end state na created yung Mindanao Development Authority, na create yung Mindanao State University, at naka-create din ng University of Southern USM, University of Southern Mindanao. Now, agricultural base. Now, kung agricultural base yung nawala sa atin dito sa BARMM, agriculture natin, but hindi nabalik, eh, neighboring naman. So, ang nakapalit, sana yung polytechnic, kasi binabalance ko noon. Iligan is polytechnic yung Iligan, no? Eh, technical talaga yung Iligan. O saan pala dito sa Cotabato, yung Maguindanao? Hindi sa MSU, kasi MSU doon sa Iligan Institute. Dito dapat sa polytechnic. So I hope that you return the curriculum na ang patunguan niya ay polytechnic, because we need technicians. This is the time we need all the technical people in our society. Otherwise, we will be behind. So, hindi na tayo magkompetensya sa iba, like the Notre Dame universities, dito sila sa humanities and even education. No? So, I think we should also have another. I want to have another session for higher education. No? But in the meantime, Len, do you have, ikaw ba, you know, do you have recommendations independent of your attachment as whatever you are sa BARMM, your thinking? Kasi the way we see it, we hold this program to look at gaps. Ano yung mga gaps? Yun ang i-fill in natin yung gaps. Hindi na natin gawain yung nandiyan na doing very well. Like in the city, there are many programs already there, ongoing. Dapat tuloy-tuloy yun. Ang hanapin ng leadership ng BARMM na education, from the chief minister to the minister to all members of parliament, yung gap, yung kailangan natin na i-fill in. So ano po ang masabi ninyo dyan? Sagana ng aking po, sir, ano, because we have already the programs implemented how many decades ago. Amin lang naman, eh, from our end as teachers, we would like to suggest that the programs that we have taken from the Department of Education, kailangan po natin i-continue, at kung ano po yung mga updates, dapat updated din po tayo. We will not be left behind, ano. Kung ano po yung dapat na ibigay sa teacher at sa ating mga learners, dapat po talagang ma-implement po. Actually, na-implement naman, eh. Ang atin dun, ang katawagan dun ay tamang siguro ay sustainability, no? We gave the programs, certain individuals or partners had given us mentoring. We need to sustain what the projects and programs that they have given to the Minister of Basic, Higher and Technical Education. So, dapat walang discontinuity, yeah, of ongoing program, yes, na sir. Maganda. Yes, sir. Baka kulang lang ang information ng mga higher-ups, ng mga boss. Ng actually, mga, from the time, kung hindi lang po siguro nag-pandemic, actually, nandyan yung highest interest ng ating ministry, na talagang yung mga programs ay nai-implement naman, eh. Ang ano lang ngayon ay, bale, limitado lang tayo hanggang dito lang. Dahil iba po talaga yung face-to-face contact with our teachers, with our learners, compared to what we so-called, we are doing trainings and mentoring through virtual, no? Iba po talaga kasi yung expression, no? Pero, Len, yes, sir. Kasi I figure out dito, by experience, no? Hindi naman malaki kasi yung assembly ng mga teachers. You are able to continue those program, controlling it. Dito ang management. Management is control. Control mo yung number of participants, yung where the, wala na yun flying out, like you will go to Davao or to Manila, to Cebu or anywhere. Overland, pwede naman yan.
And Apo. then yung expertise, pwede naman lumipad pa rin yung mga expertise Apo. Na hindi dyan pa rin kayo na naturuan na for that continuity, no? Actually, sir, nagagawa po yun eh. Na actually, sinabi ni Ma'am Bainot kanina na nagzo-zoom na, no? We are doing the virtual conversation and in-sit and everything through online. Yes. Kahit sa amin sa Minister Basic and Technical Education, we have conducted trainings and in the different areas in Cotabato City, but it was only limited into the numbers of teachers who will be attending. They do it by clustering. Mm-hmm. Apo. Okay. I want to take up sana pero private sector yung voucher system, wala sa inyo yan, public education, Apo. Sa private actually, yan. Actually, ESC. Somebody from the ministry, no? May coordinator po tayo at si Ma'am Evangeline Baseo ay siya yung nagko-coordinate sa lahat ng concerns natin, particularly for the grants that we have, the ESC, the TES. For your update po, sir, actually, open na po yung voucher program application the other day pa, no, ongoing. At saka, tita, kung itatanong niyo po yung tungkol naman sa mga trainings natin, they're doing that through Zoom. Nasusundan po especially yung mga nasa private sectors, mga teachers natin from private schools. Ang information po nakuha ko sa kanya that was Thursday, ay na-update naman po tungkol doon sa mga sistema, especially sa ating voucher system. Ito isang folder na inbigay sa akin eh. Kasi kami, participant tayo dito sa iskiya, sa PEAC. And yung tinutukoy natin dito, yung GATSPE, G-A-S-T-P-E na participating school. I'm just raising the alarm kasi maraming feedback din na dumarating sa akin from the private education sector, no? Apo. Na hindi sana maiiwan kahit na napalagay na yung Cotabato City sa BARMM na hiwalay sa Region 12. Apo. O yun ang concern nila. Anyway, even the NDEA nulumipat na ng office from diyan sa Bishop's Palace to Tacorong City outside na rin ng BARMM, but they are continuing, the PIAC is continuing, hindi lang makalusot ang PIAC diyan sa mga remote areas, no? So may Facebook yan, continuing ang amin Zoom and ano pa yan, private calls, individual, no? So, tungkol dyan sa ma-late na yung mga taong nag-a-apply ng ESC, scholarship sa junior high school, grade 7 to 10, Apo. Hindi na bali yung naka-enroll na. So, mag-enroll po kayo, lalo na yung grade 7, kahit dito sa private school, dito sa ESCIA, or 10 to 12, 11 pala. Ang 11, and then, iba na kasi yung sa 11 ang pinag-usapan diyan, yan yung voucher system. The private schools ang nag-post sa voucher system eh. Alam ko na sila ang nag-post. Now, the last segment natin ito which I like to ask or raise as a question also. How ready are we in BARMM for number one, pilot face-to-face na nabanggit ni Secretary Briones. The other is, how ready are we for digitalization, going digital? Kasi meron na din funding, meron distribution ng mga gadgets dyan. So, una muna yung, are we ready for a pilot face-to-face, both in public and in private schools? Siguro, sir, meron namang kakayahan in case lang, ano, ma-approve man ng, kasi proposal pa lang po yun eh. Kung sakaling mang ma-approve ito ng Honorable President Rodrigo Duterte, kasi sinasabing piloting pa eh, ibig sabihin, sampling pa lang, mamimili ng eskwelahan na kung pwede, may kakayahan po, either digitalization
or sinasabi, kasi face to face po yun eh. Mm-hmm. May kakayahan po tayo, no? Especially na sa atin na rin ang Cotabato City under na sa BARMM. Not only in Cotabato City but also in some parts of BARMM, may kakayahan po siguro naman ang Department of ang Minister of Basic High and Technical Education. Pero I cannot speak on the decision making because we will be the ministry is also waiting for the approval of the president. Pag wala hong approval, of course we are obliged to obey to the order that the president is giving. Mm-hmm. So number one, by note, yeah, actually we have already started implementing last year. Which we one? Have which we have the digitalization. Mm-hmm. The okay. So say it. Example is the Parang National High School. Mm-hmm. Fully online learning. Synchronous learning mm-hmm. method ang ginamit ng one of the schools in Maguindano to the Parang National High School. Mm-hmm. So nasimulan na natin last year po. So actually, so in-encourage lahat for digitalization. So ang mga meetings, virtual na. Okay, not full digitalization siguro kasi may function dyan nung how prepared are the parents also and the students with the corresponding gadgets. Yun ang challenge. Halimbawa, meron ba silang laptop? Or kung walang laptop, yung cellphones na may kakayahan na maka-access doon sa internet or digital. Yes. O maaring doon sa poblasyon lang yan, doon sa isang barangay, wala nang internet. Exactly. Kung meron namang internet, always brown out, or walang available Wi-Fi router. Wi-Fi route. Also, so these are program. We understand that. But what we are saying is, it is not an excuse for delaying the program. In fact, right. It is an encouragement. It is an opportunity. Kung akong masunod, it's an opportunity. It's an encouragement. Oh, let's keep up. Let's not be, we don't go behind. We go move forward. No? So, in the end, we recommend and I would promote yung pilot face-to-face. Hindi naman masyado matindi yung second variant ata ng COVID, no? Hindi ko masyado naririnig, wala masyadong data na yung second variant ng COVID nandito na sa atin. Very limited ata. Maybe because our programs are working. For example, in the city, yung every Sunday na full no movement is very effective. Yung dito naman sa mga neighboring towns, especially to the city like Sultan Kudarat and Datu Udin Sinsuat municipality, and I don't know about Kabuntalan, kasi accessible na rin by road ang Kabuntalan. Ito yung environment. Kaya yung thinking sa city, kinakalabong ko din yun na isolationist sila. Hindi kayo pwedeng mag-isolation niya. O yung mga leader dyan sa city council, magising kayo. Even the traffic condition dyan sa Quirino Bridge and the Delta. Someone, the traffic management committee chairman, natutulog ata dyan sa sitwasyon na yan. Ako, araw-araw kasi, kinikross ko itong dalawang bridge, no? Bagal talaga na. Yun din sa checkpoint, kahit na hindi kailangan i-inspect, ini-inspect, no? Show of power. Huwag na mag-show of power. The most powerful thing now is what is invented by Allah, by God. That is COVID. Sinong nagmamalaki dyan? Mag-invent ng another COVID. Hindi nga kaya ng vaccine. May vaccine na nga. Bakit meron pa? Booster na naman. Yung mga ibang vaccine, wala nang booster. So please, maybe we should cooperate. How many minutes more? 2 minutes more? 2 minutes more. You see, I'm very conscious na kasi lagi akong
nahuhuli, hindi ako nagpapakalam. O Bainot, umpisahan mo ng paalam mo and thanking your audience. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa mga nanonood. Thank you, Sir Mike. Oh, magsilbi ka dito sa station natin. Ikaw naman, alam ko, mahilig ka sa radio, magaling ka sa drama. Wow. You invent. Meron akong campus hour. Tulungan mo yung mga pamangkin mo. Okay. Pamangkin natin dalawa. Insha Allah. Yung anak ni Ton, si Aziza and yung Abdul Rahman. Oh, silang nag-handle yan. Practice ng student. Pati yung mga student mo, papuntahin mo dito. Marami po kaming estudyante talagang dito na po-proceed ng senior high school. Hindi lang yun. Ang ibig sabihin doon sa program na yun, like entertainment or what. Okay. Okay, Len, sapat na ba yung goodbye mo? Yes po. Maraming salamat. Okay, shout out dyan sa mga estudyante namin, no? Yung former students of Sultan Hudrat Islamic Academy. Alam kong maraming sumusubaybay, hindi lang mula sa Pilipinas, ano? Yes. All over the world na siguro na nasa abroad sila. Ang ingat dami. Kayo. Maraming salamat po sa management ng Sultan Hudrat Islamic Academy. By the way, bago ko makaligtaan, happy 30th foundation anniversary last September 2. Yun ang ma-recall ko talaga, no? Yes. Kasi yan ang register sa Kwan, sa SEC. Thank you so much, Sir Mike. Not only to Sir Mike, but to Ma'am Lourdes Veluso Mastura and the administrator of this school. Siyempre kay Sir Dustin, bago ko makaligtaan. At sa faculty and staff ng Sultan Hudrat Islamic Academy at saka sa radio station project director. And of course, ang ating isang staff dito, si Ma'am Asley. And manager? Ang ating manager, of course, mabago makaligtaan. Ang ating kumpare dyan, si Sir Doming Bangkal. No? Kayo dalawa, payo na dito, nagturo. Hindi 93 po sila pumasok, kami po ay 91. Aha. Hindi kayo matanda ka na pala siguro. Ay sir, opo sir. Pitong taon kaming namuhay sa SKIA at maraming salamat. Naging party kayo ng professional growth po namin. Bainot, hindi ka ba nagturo dito? Hindi po. Ah, okay. Yun si isang ating pinsan, no? Si Bailinang pala, nagturo dito, galing dito. Anyway, so wag magtaka yung mga tao, sila laging naiimbita because they are the ones I can easily bring into the station. But I am reaching out to the other officials of the government. Libre po ito eh, walang bayad na pupunta kayo doon sa the way we see it. No advertising yan. Pero kung tutulungan ninyong istasyon sa ibang programa, welcome na rin yun. No? So lumampas na ba ako direct? Two minutes pang wala. Ang lampas ko. Okay, I am anyway the CEO. So that is my privilege. I want to thank all the audience. Alam dua ulit sa inyo. Babalikan natin itong mga ibang mga issue next week naman sa Saturday, itong the same time, no? 90 minutes to 9 to 9:30. Thank you for listening. Bye-bye.